So hello guys, what's up? So welcome na naman sa para sa panibagong YouTube video guys. So ngayon hindi tayo magbabike check, tayo papakita ko sa inyo kung ano ginawa ko dito sa aking RD kasi kahapon nasira, lumusot yung RD screw. So ayan, papakita ko sa inyo, ayan. So ito yung base screw ko guys na lumusot, ayan. So kung mapapansin nyo, na low thread na siya. So kasi plastic lang yung RD natin, ayan. Yan ang papalitan natin ngayon. Yang natanggal na yan. Yan o, oh, diba? Kita nyo, lusot na talaga siya, oh. So, ayusin natin yan, guys. Gamit ang isang screw. So, ito, papalitan natin ito. Ay, mag-focus. Ipapasok natin to. Then, tutornilyo natin dun sa pinakailalim para mag-lock. So ito yung pipigil para lumusot uli yung isang screw na yan. Ayan. So syempre una guys, kailangan natin tanggalin yung original na B-screw kasi lumusot na yan. So tanggalin natin, ayan. So ipapalit natin to. So madali na natin malulusot yan kasi na-lost thread na. So ayan, nalusot na natin. Tapos itong tornilyo guys, ito tornilyo ko lang siya sa may bandang ilalim. So titingnan natin kung makakakuha tayo magandang angle ng video. Medyo nahirapan lang tayong ilagay yung nut kasi ang sikip eh. Pero nakuha naman natin, ayan. So ayan guys, naipasok ko na yung tornilyo saka yung nut sa ilalim. So pipihitin na lang natin siya para ma-set up natin yung B-screw, yung height ng B-screw. So wala pa yata tayo, hindi pa yata kasya to ah. Ayan. So kamay na lang muna natin. Ayaw eh. Ayan. So naiikot naman siya kamay. So magsisilbing lock yung nut sa ilalim kung nakikita nyo. Ayan, ito yung nut oh, sa may bandang ilalim. So ina-adjust ko na lang. Ayan, so siya yung magsisilbing stopper. So ayan na siya. So kung nakikita nyo guys, so kuha tayo ng magandang angle oh. Ayan na guys, kita nyo ba? Ayan. So ayan yung magiging stopper ito. Ayan. So tingnan natin kung okay na tayo. So guys, ito na yung resulta ng aking ginawa. So check natin, tingnan natin kung maganda. Ayan. 1 2. Ah guys, hindi nga pala ako mahusay magtono ha. Pasensya na kung medyo may sabit. Ayan. Papatono ko na lang sa mekaniko. Pero sa palagay ko, okay naman. Ayan o. Medyo maiksi nga lang yung B-screw kasi sumasayad yung pulley sa pinakamalaking kag. So, bukas papalitan ko. Isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan na guys o. Sumasayad na siya. So, ibig sabihin, maiksi yung B-screw na gamit natin. Ayan. Pero bukas papalitan ko na lang yan. So ayan nga pala guys ang video kung paano ko inayos ang aking RD screw na lumusot kahapon. So naikabit ko na yung panibagong screw niya sa kanat kaya lang medyo maiksi. So bukas papalitan ko na lang. Pero medyo okay na siya. Ayan. Sa mga magtatanong kung ano nga pala yung RD ko, ang RD ko is L2A9. So kung ako tatanungin nyo, hindi maganda. Kasi plastic lang yung katawan niya lahat. Lahat ng pinagtutornilyohan niya plastic lang. So lulusot at lulusot yung mga screw nyo. So malamang ang susunod na lumusot dito, itong L screw saka itong H screw. Kasi plastic lang din yung pinagtutornilyohan niya. At itong B screw, malamang sa mga susunod na araw, lulusot din to. Kasi plastic lang. Ayan, so kailangan ko na mag-ipon. Ayan, so kung na-experience nyo to guys, yung lumusot yung inyong RD screw, pa-comment na lang sa baba kung anong ginawa ninyo.
So, samantagal. Pero mag-iipon na ako. Sigurado, bibigay to kasi plastic lang to. Ayan. So, hanap kayo ng aluminum o kaya bakal yung pinag-tutornilyohan. Ayan. So, hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Subscribe for more. Ayan. Road to 3,000 tayo. Thank you.